Matapos naman ang isang linggong pangungulila, nakapiling na muli ng kanyang mga magulang ang batang dinukot umano ng Solvent Boys sa Maynila. Ang bata, natagpuan sa Antipol. My news to go, si Bernadette Reyes. Yung bata po! Halika't yakap ang sinalubong ng ginang na ito sa kanyang anak na si Barak, ang 6 taong gulang na batang dinukot umano ng mga Solvent Boys sa Bloomin' Treat, Maynila, habang nakikinood ng TV mahigit isang linggo na ang nakararaan. Hindi inakala ng mga magulang ni Barak na muli pa nilang makikita ang anak. Halos di na nga kami kung makakain, batulog yung asawa ko sa kakahanap sa anak. Marami, talagang nagpapasalamat po ako sa Diyos ko. Saka dito po sa... Sampung araw nang namamalagi sa bahay Kalinga sa Antipolo si Barak matapos matagpuan ng mga tanod noong November 12. Sabi ng barangay na umiiyak siya, nakasakay sa jeep. Yung barangay naman, siguro yung driver ng jeep, tinu-over sa barangay, yung barangay tinu-over sa amin. Hindi raw nila agad natuntun ang mga magulang ni Barak dahil hindi raw niya masabi kung sino ang mga ito at kung saan siya nakatira. Pero nang mapanood nila sa telebisyon ang balita tungkol sa nawawalang bata na tugmaraw kay Barak, agad daw sila nakipag-ugnayan sa Manila Social Welfare Development Office. Bilang patunay sa pagkakakilanlan ng bata, iniharap pa ng mag-asawa sa mga otoridad ang kanyang birth certificate. We just don't release it sa protection because of trafficking din, no? So ina-assure, tinitingnan natin na may karampatang document sa the mother yung birth certificate. Malakas ang paniniwala ng mga otoridad na may sindikatong nasa likod ng pagdukot kay Barak. Kaya pinapayuhan nila ang mga magulang na tutukan ang kanilang mga anak. Minsan, pag makalabas ng bahay, may mga nag-aabang din na ang nakakalungkot minsan. Ang kadalasan ngayon ata ang ginagamit yung mga minor de edad na 17 years old kasi nga akala nila yung notion na pag mga bata hindi yan makukulong. Pagka high na sa solvent yan, tuturuan na magnakaw yan. Tuturuan magnakaw, tuturuan mang-snatch, yung pitasikaw na tinatawag natin. At pagka kumita, kukuhanin nila yung pera, abutan ng konti. Dapat talaga may police visibility at yung proper coordination sa pagitan ng police, DSW, na iba pang ahensya. At and also to include yung mga non-government organization na makakatulong niyo sa atin. Bernadette Reyes, GMA News.